Parang hindi ako makapaniwala na ganun kabilis ang takbo ng panahon. Parang kahapon lang. And to think it's been 25 years. Mm-hmm. But they've been 25 good years, no? Wonderful years. I've been so lucky. Look at all the people. Mm-hmm. Ang dami rin nating mga kaibigan. I hope wala tayong nakaligtaan, ha? Sa palagay ko, wala na. Ang maraming ganda-ganda pa ni Doña Carmela, no? Oo nga. Hanggang ngayon, ano, parang wala ko nagbago. Oo, talagang ganda-ganda pa rin. Good evening. May I request everyone to please stand? Let me propose a toast to Don Rico and Doña Carmela Multipalpon. Cheers! Cheers! Binarili si Don Rico. Baka naman kalaban sa politika. O baka naman dahil sa negosyo, hindi ba? Oo, maaari. Nag-imbestiga na ba mga pulis? Oo. Ngunit wala pang nakakilala sa taong bumaril kay Don Rico. Doc, how is he? Don't worry. He's out of danger. Thank you, Doc. Sulat mo na ba? Nasa record na. Huh?
mga bata. Yan ang utos. Lahat ang lahi ng bilya pwede. Pwede ako makapag-meeting sa inyo mamayang alas 4 ng hapon. Ah, siya nga pala, Mr. Guanton. Yung ino-order ko sa inyong simento, hindi pa dumarating. Oh, sige, Mr. Guanton. Thank you. Sabihin mo sa mga bata, hindi ako makasama. May conference ako bukong. Good evening, oh, Atty. Villaverde. Oh, guys, good evening. Well, you'll be out of here in no time at all. I'll see you tomorrow. Thank you, Doctor. Your next patient is Mrs. Waters Capella. Has there been any change in the temperature? Magandang umaga, Don Rico. Nurse, doon ka muna sa labas. Yes, sir. Ano ang balita, Alex? Nag-imbestigaw kaming mabuti, Don Rico. Ay, isa na lang akong Villa Puerte ang natitira. Ano pa ginagawa ninyo? Ang kaso eh, kahit natitiyak namin na isa na lang Villa Puerte, hindi ho namin kilala o saan siya matatagpuan. Pero alam ho namin ang kanyang pangalan, David. Punyeta! Mierda! Hanapin yung taong yan kahit sa impyerno! Patayin niyo siya! Pero Don Rico, kahit kayo malang lumagay sa katayuan ko, mahirap pong hanapin ang taong hindi nyo kilala. Hoy! Huwag kang mga duwira ng ganyan! Lahat ay nagagawa ng paraan. Walang bakas na hindi maaaring sundan. Pera ang sekreto ng lahat. Walang pintong hindi nabubuksan ng pera. Ganyan na rin ang bibig ng tao. Pera lamang ang hinihintay. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon, Alex. Ayokong nakabitin ang problemang ito. Muro dyan. Pumunta ka kay Warden. Nasira yung replay na eh. Kaya mo raw. May pinapagawa naman si Warden sa'yo, no? Alam mo, David, mabuti na lamang malakas ka si Warden. Kung hindi tayo magkakosa, yakayot na si Bistan. Matagal na akong nangyari. Kaya hindi lamang sa laya mo kong tutulungan. Hanggang dito, nililigtas pa ako. Huwag mo na dalgaan! Huwag mo na kayo dyan! Alam mo, Steve. Kala siguro ni Beto, nakalimutan mo na kapatayin sa kapatayin.
Hintay lang ako ng magandang pagkakataon. Kaya rin. Oh, ayan na pala sila. Maligaya pagdating po. Ano na ako, Rico? Pakialalayan lang ho. Ano? Dahan-dahan lang ho. Are you all right? I'm fine. Alalay lang ho. Hello. Ma'am? Welcome home, Don Rico. Kamusta na po kayo? I feel fine. Mabuti na rito ka, attorney. Marami tayong pag-uusapan. Oh no, attorney. Kumusta na yung mga dead accounts natin na hindi pa nakokolekta? Have you taken any steps at all? Pinadala na ho namin ng mga demand letters. Good morning po, Don Rico. Magandang umaga ho, Don Rico. Kumusta po kayo? Buti naman. Good morning, morning. Ah, Engineer Santo. Opo. Congratulations, ha? Balita ko nakuha natin ang kontrata ng public works sa Bicol. Salamat po, Don Rico. Very good. Oh, Alex. May magandang balita ako para sa inyo. Carmela? Yes, Rico. Ikaw na muna ang bahala sa mga bisita natin. May pag-uusapan lang kami ni Alex. Sandali, Tony. Doon tayo, Alex. Asya nga pala, ma'am, yung pag-uusapan natin. Oo. Kailangan niyang mapag-usapan niyo. Magandang umaga po. O ano, Alex? Ano yung magandang balita mo para sa akin? Alam niyo, Don Rico, na ang hinahanap natin, parang kuntil ng ating ilong. Kaya pala hindi natin makita, malapit sa ating mga mata. Yan ang hirap sa'yo, Alex. Palibasa hindi ka marunong tumingin sa salamin. Kaya't hindi mo makita yung kuntil na hinahanap mo. Nakita ko na, Don Rico. Inalam ko lahat ang kanyang pagkatao. Kahit ang palaw ko tumingin ng tumingin sa salamin, talagang hindi ko makikita. Eh, asa lupalaw ng munti. Ba'y tanong kaso niya? Ang kaso illegal gun manufacturing. Yung baong gumagawa ng baril na pating. Eh, nakasuhan din siya ng illegal possession of firearm. 15 taon nung binubunod niya sa munti. Pero malapit ang lumabas. Don Rico, ayon sa aking impormasyon, may nakapagbalita sa akin na meron siyang asawa. Nang pumasok siya sa munting lupa, pinindero siya. Meron nun silang isang anak na babae. Yan ang hindi ko makita kung nasaan ngayon. Wala akong pakialam kahit nasa loob siya ng munting lupa. Basta't ang kanang Villafuerte. Patayin ninyo! Ito, meron tayo dyan. Meron tayo dyan. Oo, dali lang. Oo. Salamat ko, sir. Maya pa. Salamat. Sa akin ko, sir. Dali lang ito. Salamat ko, sir. Sabihin dyan, David. Para may makain tayo mamaya. Padala ng nanay mo? Oo. Pero luto ni Cherry yan. Alam mo, kung hindi lang may sakit si nanay, dadalawin ako ng araw-araw. David, may balita kasi sa labas. Anong balita? Masama eh. Tungkol saan? Tungkol sa'yo, David. May balita ang ubusin ng pamilya mo. Kaya pati ko yayagin. Umugong na rin sa akin ang balitang yan. Kaya lalo kang dapat magingat. Ngayon lalaya ka na. Baka may nakabaksyo sa labas. Nakasama ko sa loob ng selda si David. 15 anyos. Ang binuno niya. Alam ko malapit na siya lumaya. Kaya ba ng kakosa mong yariin siya sa loob? Kayang-kaya ng kakosa ko yan. Magkano ba babayad niyo? Baka na humidaga sa dibdib ang kakosa mo. Isang pitik lang ganun eh. Kumanta ka agad yun. Kaya-kaya ngayon. Matinik yun eh. Oh. Eh, ito ang paunang bayad ha. Sabihin mo sa kakosa mo ha. Kami ang bahala sa pamilya niya. Pero kapag kumanta siya, kami rin ang bahala sa pamilya niya. Tsaka sa iyo ha. Ha? Tanda na mo yan ha. Okay, na. Mabuti naman. Dahil
kailangan. May padala nga pala si Sergito. Alam mo, Esther, naaburid na ako sa lugar na ito. Hindi pa niisip ano pa muna. Pero kung yung gagawin niya, lalo naman hindi pikit ang sentensya mo. Isa pa, pag alaman nito yan, kaya sa mag-aalala lang yun. Hindi na kailangan niisip ko. Hindi na lang pinipigil sa akin. Pupunta ka rito, di sinabay na sana kita. Hello, pare. Sinabay naman mo ako ni Aling Sene. Nakakaya naman sa inyo, Aling Sene. Pati kayo, nakabala tuloy. Wala akong alam na yun. Ito, may dalawa ko sa inyo to. Alam kong paborito niya yan eh. Oh, maraming salamat, anak. Pero hindi ka na sana nagkabala. Ito nga pala, kamusta naman ang pag-aaral mo? Mabuti naman ho. Ito nga pala yung tayo, ito kung ba yung balitang lalaya na kayo? Eh, anong balita lang? Putok na rito, lalaya ng tatay mo. Lalaya na rito. Tiga, Tumi. Alam mo, Lisa, noon madalas ko sabihin sa'yo na lalaya ako pero hindi natutupad. Ayoko nang mabigo ka. Basta't hintayin na lang natin pagdating na araw na yun. Hintayin pa eh, siguradong... Basta itay. Talagang hinintayin ko yung pagdating ng araw na yun. I want action on this attorney. Immediately. Yes, Don Nico. Tutuloy na po ako. Nurse, yes, ma'am. Ako na magkapainom sa kanya ng gamot.
Eto ho. Rico. Alam mo, Rico, nakausap ko kanina si Dr. Ocampo. At ang sabi niya, kumbinsin daw kitang magbiyahe muna para raw lalong madali ang pag-recuperate mo. Rico, bakit hindi muna tayo magbakasyon sa Europe? Parang man mabawasan ng konti ang mga worries mo. At makapag-relax ka naman ng gusto. Total naman eh, maganda naman ang ginagawang pamamalakad ng mga katiwala mo sa lahat ng mga negosyo natin. Kahit saan ako mapunta, Carmela, hindi ako marirelax. At hanggat alam kong may nagtatangkang pumatay sa akin, hindi ako titigil sa paghanap sa kanila. Magandang hapon po, Don Rico. O, Alex, halika rito. O, ano, Alex? Naubos na ba sila lahat? Eh, sumablay ho yung napag-utusan natin sa loob ng buntis. Punyeta! Kailangan gumawa ka ng paraan para mapatay ang taong yun. Huwag mo kayo mag-alala, Don Rico. Paglabas na paglabas niya ng munti, tsak natitibuwang yun. Tignan mo, tignan mo. Nasaan ang utak mo, Alex? Hindi mo ba alam na maaring maraming makakita sa'yo at tumestigo kapag doon mo siya pinatay? Susundan ko, Don Rico, kahit saan siya magpunta. Titiyakin ko sa inyo. Walang pwedeng tumestigo sa pagpatay ko sa kanya. Alex, iyan ang gawin mo. Iyan ang gawin mo. Huwag kang puro dada. Tuloy na ba yan? Eh, ulit ka pala eh. Hindi ba nakita ka diyan? Galing yung gamit, ha? Perfect. Tawa ka, Steve. Tuloy na. Hindi nga ako maniwala. Berto, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Lalong-lalo na doon sa pagkako. Wala yun, Dari Harris. Wala yun. Baka nakakalimutan mo na. Kung ilang beses manilipas ang buhay ko. Kung tutusin na eh, kulang pa yun eh. At saka hindi ako papayang nalalaya ka na makakasunto ka pa. Hindi bali ako. Double life. Baka hindi na ako makalabas dito. Berto, may magagawa pa ako para sa'yo pag nasa labas na ako. Meron akong tulad sa nanay ko. Okay, bigyan mo natin ito, Dali. At saka, ikaw na pala mga tuwirin sa kanya. Nasaan mo. Si Lisa, hindi ko ba niya sunduin? Hindi niya alam na lalabas ako. Pasahin ko siya. Ang susundun sa akin, si Turne. Sige. Ingat ka lang sa labas, David. Ingat lang kay Bistel. Huwag mo intindi niyo ugas na yan. Akong bahala ron. Pero paano? David! Bumako sa bahay, ha? May goto ho kayo? Meron ho. Sandali lang ho. Maupo muna kayo. Oh,
lalo na yung mga pulis. May napansin akong isang sasakyan na aali-aligid. Talo ito yun ang mga tumira sa'yo. Kung nagkataong nangyari ka, sisihin ko ang sarili ko dahil hindi ka agad nasundo. Anong mahalaya mo naman, Turne? Baka nakabuti yung hindi mong pagdating. Eh kung nadamay ka. Kaya kailangan talaga mag-iingat sa gabi. Alam ko, Turne. Kaya puntahan natin si Lisa. Lisa? Oo, ba? Kasi... Anong kasi? Hindi ko nasabi sa yung... Anong hindi mo nasabi? Mayroon na kung hindi alam, ano? Ano ba? Para naman kayo mga ipis na ang kukupad mong silamon. Bilis-bilisan nyo naman dyan. Ninanakawan nyo na ako ng oras sa trabaho. Pag ganyan kayo ng ganyan, papalitan ko kayo. Eh, pauupo lang po namin, Antoya. Aba, sasagot-sagot pa? Kung sinasaksakan mo ba ng kanin yung bunganga mo, sabayan mo nang inom ng tubig, hindi tapos. Masyado naman. Bilis-bilisan nyo naman. Mamaya sa oras ng sweldo, mabilis pa kayo sa alas 4. Ano ba? Hindi na pa nag-iintay yung tahiin nyo. Ito, Ang babagal kasi, kwentuhan ang kwentuhan eh. Bilis na bilisan na para makatahi na. Oh, likpitin lahat yan, ha? Yung mga tira-tira dyan, sama-sama mo para mamayang tanghali, maiahin mo pa ulit. Opo. Oh, tandaan lahat ng aking sasabihin sa inyo, ha? Na araw-araw sinasabi ko sa inyo, gandahan ang trabaho. Walang sismisan, walang tawanan. Trabaho ng trabaho, titigil lang para huminga. Anong tinitignan-tignan mo dyan? Yan trabaho ang tignan mo. Balik ka pa ng karayom. Hindi naman natuyo ang utak mo sa mga taong ito, ewan ko. Yung mga makina, pag-ingatan. Mahal pa yan sa buhay nyo. Magandang... Wala akong pakialam kung sino siya. Hindi ba sinabi ko bawal ang bisita dito at akses sa oras? Sino ba nagpapasok dito, ha? Please. Ngayon lang ho nag-uusap ang magamay. Ngayon lang ho sila nakita. At sino ka ba? Ano ka ba rito? Insekto? Upakang kuto. Ano? Papatayin mo ko? Basta! Basta! Bakit? Bakit alin to yan? Papatayin daw ako. Yan! Alin to? Tungulalong to? Sino ba pinagmamalaki mo? Eto? Ha? Eto, tandaan nyo. Dito, bawal ang lalaki. Lalo na kung pangit na katulad mo. Turne. Opo, pop. Saan ka pupunta? Kakusapin ko lang itong bata eh. Mabuti nga at huwag ka nang babalik at sesante ka na. Ikaw, ano inintay mo? Baka gusto mong pulbusin ko dibdib mo. Dito. Pag may problema si Mrs., ako tinatawag. Marami na akong pinagulong sa hagdanan. Parang gusto mo sumunod. Ikaw, marami ka pang sinabi. Ano ito, Yang? May utos pa kayo? Balikan mo na lang yung labada mo. Opo. Alam niyo, Tay, kanina nang dumating kayo sa patahian, hindi ako makapaniwalang kayong nakikita ko eh. Pero nang niyakap niyo ako, nakasigurado akong hindi ako nananaginip. At saka, Tay, sana huwag na tayo magkahiwalay ulit. Pinangangako ko, Lisa. Hindi na tayo maghihiwalay. Nabigla ka kanina, no? Eh, sino naman ho hindi mabibigla?
Biruin niyo noon, ang danas ko makabalita na lalayan ng itay, pero hindi matuloy-tuloy. Kanya naman talaga eh. Pag inaabot ng tamad yung mga nasa itaas, aabuti ka rin siyam-siyam. Hindi ayusin ang papeles mo para ka makalaya. Siya nga ho pala, itay. Sorry ho ah, may kasalanan ako sa inyo eh. Nagsinungaling ako. Sinasabi ko ho na doon ako nakatira kay sa Gloria. Pero doon ho ako sa patahian. Kasi ho, gusto ko rin naman nung kumita maski papano eh. Ayoko naman nung alalahanin niyo ako habang nandun kayo sa loob. Kasi baka... Okay lang yun. Naisip ko na rin kung bakit mo ginawa yun. Kung tutuusin eh, ako nga nagkulang sa'yo. Lumaki ka nang wala sa tabi ng iyong mga magulang. Pero ngayon babawi tayo. Pag sinyerte, iba na magiging takbo ng ating buhay. Ed, saan ba tayo pupunta pagkatapos natin dito? Dadalaw muna tayo sa sementeryo. Pagkatapos turne, iiwan ko muna si Silisa. Bakit po tayo? May pupuntahan pa ba kayo? Sandali lang ako. May dadalhin lang ako sulat na galing sa kaibigan ko. Kakanin hanggang mamayang gabi. Ano, kumusta ang pakiramdam niyo? Presko na ho ba? Ay naku, Esther. Ano na kaya nangyari sa akin kung wala ka? Magmula nang makulong ang pinsan mong si Berto. Tiyang naman, ay isipin niyo kung paano kayo gagaling. At saka lalahin din naman ho si Berto eh. Tiyang naman. Tao po. Tao po. Tiyan, may tao po. Tignan ko lang at i-visit yata kayo. Oh. David, naku, halika, tuloy ka. Ba itong nakalagay dito? Lalaya na nga bang anak ko? Oo. Salamat naman sa Diyos at dinilig din niya mga panalangin ko. At ang bili niya ho sa akin eh, magpagaling daw kayo. David, baka gusto magmerienda muna? Oo. Pamerienda mo muna si David ah. Pakainin mo muna siya. Oo, tiyan. Talaga bang kape lang ang gusto mo? Tama na itong kape, Esther. Salamat. Siya nga pala, David, tungkol din sa sulat ni Berto, yung lalaya na rin siya. Alam mo, hindi totoo yun, hindi ba? Oo, Esther, pero sa pagkakilala ko kay Berto, kaya niya sinulat yun dahil ayaw niyang labis na magalala ang kanyang ina dahil sa sakit nito. At pinasasalamatan ka rin ni Berto at hindi mo raw pinababayaan yung matanda. Napakalaki ng utang na loob ko sa mag-ina at sila ka may tutulong ko. Saan nga pala kayo nakatira ngayon? Sa ngayon eh, pansamantala kami nakikitira doon sa bahay ng kaibigan ko si Turne. Hayaan mo Esther, tuwing linggo, dadalaw ako para malaman ko ang lagay na matanda. Dahil napangako ko rin kay Berto na titignan-tignan ko ang kanyang nanay.
Naku, eh, masyado malayo itong sa amin. Teka, kung gusto mo makibalita tungkol sa Chamarin, ba't hindi mo nila kapuntahan doon sa pinapasukan ko? Oh, Lisa, hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa ho, inihintay ko yung tatay eh. Hmm. Gusto mo magkape? Hindi ho. Magtunne, matagal na ba kayong magkaibigan ng itay? Matagal kayo na rin. Alam niyo, Magtunne, siguro sa lahat, sa buong bahagi ng buhay ko, ngayon siguro yung pinakamasaya, biruin niyo, ang tagal-tagal naming nagkahiwalay ng itay, tapos ngayon magkasama na kami. Siyempre naman, hindi na ako papayag na magkahiwalay kami uli. Talagang ganyan ang buhay, may masaya, may malungkot. Ay, isa nga ho pala. Adobo pa rin ho ba yung paborito ng itay? Siyempre. Kahit anong bigay mo rin, hindi kakain nun. Basta adobo, at ang term nun, sinangag. Yung hama, pagluluto ko bukas. Ay, naku, huwag na ho. Ako na lang. Hmm? Ako na lang ho magluluto. Marunong magluto? Oo, para ho masurpresa ko siya. Hmm. Diba yan ho yung nilalagyan ng kamatis tsaka sibuyas? Hmm. Bakit ho? Hindi. Kamatis yung sinasabi mo eh. Ibaluto yun. Ibaluto yun. Yun ay, ang adobo, yung bawang, sibuya, suka, ganun. Oo, nakakalimutan ko yun eh. Datok na, matutulog na ako. Sige ho. Tatay mo. Lume! Tay. May daan ba sa likod? Meron. Bakit? Mainit. Bakit, Tay? Huwag ka na magtanong. Gusto, Tay? Paliliwanag sila. Ang problema natin ngayon, Tunay, kung saan tayo tutuloy. Hindi na tayo pwede bumalik sa inyo. Eh, isa tutuloy yan. Meron. Kaya lang eh. Kumpalan natin? Tutuloy? Kasama ko si kaibigan ko, si David, saka yung kanyang anak. Kumusta ka, Rosie? Mabuti! Halika tuloy kayo! Halika na doon! Dami ko yung pwede sa'yo! Ang dami kong customer sa hapon! Ah, Rosie. Ah. Pwede ba makiusap sa'yo? Ano na naman? Pwede bang itong mag-amantor? Dito muna tumuloy. Pansamantala. Ay! Oh, siyempre! Of course! Yeah, this is my command! Sa isang kondisyon. Ano yan? Dito ka rin lalagi habang nagtatrabaho ako. Oo, oh, sige, sige. Pero, etong, huwag mong kalilimutan, ha? Ano? Kahit sino magtanong, huwag na huwag mong sasabihin dito kami tumutuloy. Bakit? May atraso ko na babae? Wala. Alam mo ba, David? Etong si Turne, dating abang kanto lang yan. Di wala mo kaya. Ako lang lang dito, nalag mukhang tao yan, eh. Sinusuraan mo. Bakit? Totoo naman, kaya kami nag-iwalay nung hapon, eh. Alis ako. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga, nangawin sa akin, nakatatakbo eh, kalalakad dito eh. Oh, sige, paghahanda ko kayo pagkain. Yeah. Isang kondisyon. Ano na naman yan? Isis muna. Hindi na, mami, yan ang pangit. Ah! Lagay ako ng laki ng pagkain mo. Hindi na. Patay sa mama. Ha? Okay. Thank you.
Naligaw ka, Bistan. Makikiramay. Ikaw, bakit ka nang ito? Katulad mo rin. Makikiramay. Alam mo, pumuga yung kaibigan mo. Roberto, pumuga. Hindi ko alam yun. Okay, tabi.
Huwag mo akong tinatarantado. Alam kong kaya pumoga yung kaibigan mo para magpunta rito. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Hoy! Kayong lahat! Alam kong narinig si Berto. Ilabas ko na. Alam niyo ba ang parusa sa isang nagtatago ng bugante? Ha? Dan, ito naman sisigaw. Wala ka naman respeto sa patay. Hoy, David. Pag nalaman kong niloko mo ko, malilis ka na sa akin. Kain. Ano sa Felicia? Ano na kayo sa Felicia David? Kasi bago ako mag-alit. Wala mo na kayo, Felicia. Pagkatabal na. Wala, pero naghahalap sa'yo pabalik-balik doon. Mag-iingat ka. Talaga hindi titigilan ako ng demonyong bisa niya. Alam mo naman, David, kung ba't ako sumakas. Ang libing nila, kailangan makita ko. Naroon naman ako, Berto. Ako nang bahala sa lahat. Mas delikado kung naroon ka. Umasa ka, Berto. Hanggang sa uling sandali, hindi ko iiwan ang iyong nanay. Parang bahala, David. Alam ko naman, hindi ako ang bayan. Dito muna kayo para magpainit, oh. Oo nga, hindi kayo. Tumal naman. Oo nga, eh. Oh, mga pare ko, di ba kayo kondisyon? Papakondisyon muna kami. Wala pa makinig ako sa dahan. Ibos muna. Kino ba yun? Ah, Carol. Carol, ika. Okay yan, pare. Bago yan. Carol, bahala ka na. Isanda sa babae. Dito sa kwarto. Okay. Pakita ka sa taas. Oh, pare ko, bahala na kayo dyan, ha? Ngayon, mga pare, wala pa ba kayo napipili, pare? Wala na. Hindi pa, eh. Hindi ba, tatang? Kaya-kaya pa. Kaya ko pa. O, sige, kaya pa daw. Pulong pa tayo. Galing-galing mo pala. Oh, sure. Nakalapak, ha? Kamadulas ka. Pabali ang buto mo. Alam mo, Renny? Hindi ko alam na marami ka palang ibubuga. Oh, sustenya mo lang yun. Eh, bumili ka ng balot, ha? At kabil, ha? Hello. Hi, hello, beauty. Oh, hindi ko alam. Marang talang ibubuga itong kasama niyo. Naku, Renny. Huwag ka na magpupumada. Baka kalbo ka niyan. Oh. Uwag na. Renny. Lahat ang katawan ng ganito. Bakit, ha? Halika sa taas. Hindi. Kahit hindi. Dali. May tatanong mo sana ako, eh. Ano? Doon niba madalas maging tamay dito? Oo, oh, paminsan-minsan. Bakit? Good. Saan siya pwedeng makita? Ewan ko, itanong mo sa barangay. Hindi ako lost and found. Oh, sige. Pakisabi na lang sa kanya, namatay ang suwi niya. Pakilam ko. Meron siyang malaking mamanahin, kalating milyon, bayan ko pa at palayit lang. Bahay! Sige, thank you. Pakisabi na lang sa kanya. Alam mo na, totoo ba? Kalating milyon lang ang mamanahin ni Turne, ha? Talagang yayaman na si Turne. Magkakaroon ako ng bahay at lupa ni Turne. Bakit ikaw yayaman ka? Ah, alam ko kung saan siya makikita. Saan? Matagal pa ba yan, Lisa? Hindi ka pa ba inaantok? Sandali na lang, White Tie. Ilang araw na kasi akong absent, eh. Malapit siyang periodic test namin. Nakala ko, puro comments yung ginatupag nito. Pati pala pag-aaral, masipag. Alam mo, Tone, hiyang-hiyana ako sa inyo. Konting tiis na lang,
Basta't may nakita akong paupan, ilipat ka agad kami. Hindi nga, Dugit. Mabait naman si Rising. Kahit mabunga ngayon, pero malaki puso nga. Saka nakita mo naman prueba, hawak natin sa lihim. Tapos mo ako, Tay. Oh, tulong tayo. Boss, magsara na. Pagdala si Rising. Bisa, sapa! Teniente Ignacio Rodríguez. Okay, teniente. Pwede mo magkausap tayo sandali. Oo. David, doon mo ako sa labas. Maupo ka. Ako nagpapalop sa kaso mo. Mula sa munti. Kahit saan ka magpunta, masyado kang mainit. Burahin ka agad. Bakit hindi kayo kumilos, Tiente? Alam mo naman kung sino'y kagagawa ng lahat ng ito. Si Monte Falcon. Si Don Rico ay respetadong tao. Matalino, mayaman, at malawak ang kanyang koneksyon. At saka wala tayong ebidensya laban sa kanya. Naubos na lahi namin. Si Usbong sa ugat, hindi na pinatawad. Naghahanap ka pa ng ebidensya? May batas tayong sinusunod. Batas na sinusunod? Luma na yan, Benyente. Matagal ko nang narinig yun. Pangit naman yung sinabi mo. Huwag naman ganun. Tati! Naku, Tornini! Mabuti na lang walang nangyari sa'yo. Ano, nasaktan ka ba? Ha, sweetheart? Sweetheart? May nangyari ba sa'yo, sweetheart? Ha? Wala, wala. Tumabi ka dyan. Tumabi ka dyan. Wala na yun? Niloko ba naman ako? Anong niloko ka? Sa akin nagtanong eh. Sinunod ko naman yung bilin mo na pag may naghanap sa'yo, ipagkaila ka. Ginawa ko yun. Kaya lang. Ano kaya lang? Eh, meron ka daw mamlay. Malaking halaga. Malaking halagang kwarta. Naku. Kaya, sayang naman, di ba? Kaya tinuro kita. Tinuro mo ako? Oo, pera yun eh. Malaking pera. Kaya mo na tayo. Salapi. Salapi. Pera. Pera! Untuk bulat untuk
Better place your bets now. Ang lakas ng loob mong puntahan ako rito. Don Rico, ang lahat ay gagawin ko alang-alang sa aking anak. Kaya, kung maaari po sana, pinagkikusap ko sa inyo na huwag niyo nang idamay ang bata. Wala ho siyang kinalaman sa lahat ng kagulong ito. Isa siyang Villafuerte. At lahat ng Villafuerte ay buburahin ko sa ibabaw ng luma. Ngayong nakalood ka, magdasal ka na. Kausapin mo man ang Diyos, uubusin ko pa rin ang lahi ninyo. Namin nila? Pinuntahan ko na si Don Rico mismo, Berto. Nakiusap na ako sa kanya. Ano nangyari? Wala. Putang ni Don Rico yan. Ako, David, wala mo na. Ano plano mo? Hindi kayo magpaplano. Ako! Sige, tuloy mo! Matagal ko na hinihintay ang pagkakatao to. Tuloy mo! It's time. Baka naman maaari. Huwag kang marahara dyan, pati ikaw, upakan ko. Malaki atraso sa kanyang hayop niyan. Sandali lang. Mga polis kami. Sino ka ba? Follow-up team ko, pare, na MVP. Kunti lupa. Anong ba ginawa mo? Pinatakas mo isang kriminal. Life sentence yun, ha? Sana, tumimbi ka muna sa aming mga polis. Hindi naman ang regulasyon, ha?
Si Alex. Wala po, boss. Na kanyang anak. Hindi nakayanan ng kanyang puso at hindi ko inaasahan. Kailan matatapos ang problema ko? Lapit na ho, Don Rico. Hindi na ho tayo mahihirapang hanapin siya. Siya na ho hahanap sa atin. Alex, huwag mong pabayaang maubos ang pasyensya ko, ha? Don Rico! Loobong magpakita sa akin, ano? Pero matalino ka rin. Marunong kang pumili ng lugar. Alam mong hindi kita kayang galawin dito. Pinatay mo ng aking anak. O ngayon? Alam kong pader ka, Don Rico.
mong paikutin ang mga tao. Pero... pero babanggain kita. Kahit na butas ng kara yung papasukin ko, mapatay ka na. Papatayin kita. Hindi pa ginagawa ang bala na papatay sa akin. Andrew? David? David? Tagal na panahon na! Ano? Kamusta ka? Ha? Kamusta ka? Ito, laya na, pero sinusundan pa rin naman sa mga. Gusto mo magkape? Hindi na. May sadya sa anak si Andrew. Ano yun? Kailangan ko ng baril. May sabi ba? Meron akong mga baril dyan, pero hindi na tulad ng ginagawa natin paltik noong araw. Mas magagaling. Anong kalibre gusto mo? Yung pinakamahusay mo. Pinakamahusay? Diyan ka lang, ha? Kukunin ko. Sandali lang, sandali lang. Doon pa ba yung turnuhan? Oo. Oh, pero magmula nung makulong ka, hindi ko na ginagamit. Oh, ito. Tiyak magugusto mo ito. Nadali ko yun sa pier. Sige, alis na. Oh, kadarating mo lang, alis ka na kagad. Kailangan. Ganun ba kabigat, David? Kung kailangan mo ko, narito lang ako. Thank you.
Chester. Alam kong iniisip mo. At alam ko rin ang binabalak mo. David, pilit kitang inuunawa. Alam kong labis kang nasakta sa pagkamatay ng kaisa-isa mong anak at kaibigan. Pero ano pa ang gusto mong patunayan para maalis ang puot sa dibdib mo? Wala na bang ibang paraan kundi ang pumatay? Anong paraan? Meron ba? Natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo. Pero kung ang katapusan... Maaari ba kung huwag kong pakialaman? Buhay ko ito. Mabuti pang umuwi ka na, Esther. Ang sulat sa inyo. Huwag mo kayo tumatawag, Don Rico. Gawa na raw ang pare na papatay sa akin. Nahihibang na siguro ang sumulat nito. Dala ko rito. Hindi maaari, Tony. Sarili kong lakad dito. Sandali lang. David, sandali lang. Makakatulong din naman ako sa iyo, ah. Alam kong may malaking nakakahirin. Pero may maliit ding nakakapuwing. Tumigil ka. Isang kaibigan ko nang nadamay. Ikaw na lang natitira. Ayokong mawala ka pa. Paano ako ngayon? Anong silbi ko? David, ang sukatan ng pagkakaibigan ay sa sandali ng mahigpit na pangangailangan. Kaya nga hindi ka dapat sumama sa akin, Tunay. Dahil kung may mangyari sa akin, ikaw ang bakas na matitira. Pero... Tunay! Pinarehan niyo sa akin eh. Sir, nagpunta lang sa siya. Kasi, may nagkaroon sa kanya.
sino? Ay, wala na. Siguro umalis na. Sige, may asa sa pa ako, ha? Sige na lang. Balik kami. Saan naglulungga ang mga kasamaan mo? Hindi ko alam, boss. Ah, hindi mo alam? Hindi ko alam talaga. Nandun sila sa may matadero at yung iba naman naglalagay sa may. Yun lang ba? Wala ka nakalimutan? Oh, boss. Yun lang. Nasabi ko na lahat, boss. Pupustahan ko sila kahit na magkano. Thank you.
Hoy! Nandiyan ba si Isko? Nandiyan o, boss. Pakitao ko nga. O, boss. Gusto mong pasabugi ko itong matadero nyo? Pasensya na kayo, boss. Mahina ang kita namin ngayon eh. Eh kung kayo ang pasabugin ko.
Magandang umaga, Don Rico. Ano ba kayo? Puro mga inutil. Puro mga walang silbi. Ang ibig ko sabihin eh, kabaliktaran ang nangyayari, Alex. Imbes na patayin ninyo si David, inuubos niya ang mga tauhan mo. Hindi naman ako kami tumitigil ng pagganap. Ayoko na ng mga dahilan mo, Alex. Tama na yan. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang sa akin. Maghahanap ako ng ibang tauhan. Tago si David Villafuerte sa lumang tornohan. Maraming tornohan. Sabihin mo sa akin, kung saan tornohan? Doon ba sa may junkyard ng PNR?
Yes? Boss! Si Alex to! Oh. Boss! Ay, ito! Nasa kabay ko na! Good. Huwag niyo siyang gagalawin. Ako ang bahala sa kanya. Alam mo na kung saan siya dadalhin. Naroon ako. Yes, boss! Sila. Huwag doon, Rico. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi pa ginagawa ang pala na papatay sa akin. Monte Falcon, gawa na. Hindi ka makainga. Lagyan natin ng butas. Ngayon, makakahinga ka na.